On the other hand, hindi namin pinatalikuran ang challenge, no, na investigate talaga itong war on drugs natin. Nanindigan ang pamahalaan na hindi nagpapabaya pagdating sa investigasyon ng umano'y mga nangyaring pag-abuso ng mga otoridad sa kampanya kontra illegal na droga sa ilalim ng nakaraang administrasyon. Ayon kay Department of Justice Spokesperson Assistant Secretary Mico Clavano, nagsimula na ang full-blown investigation sa tinaguriang war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. May binuong Special Task Force ang National Bureau of Investigation at Panel of Prosecutors para sa investigasyon at prosekusyon ng mga nagkasalang pulis. Hindi naman po pwede na biglang magta-take over na lang ang isang international criminal court. Dahil meron naman po tayong sarili nating justice system. Kung pipilitin talaga ng International Criminal Court o ICC na pumasok sa bansa, bukod sa hindi sila welcome dito, hindi rin sila makapag-imbestiga ng maayos kung hindi makikipagtulungan ang mga otoridad. Kailangan nila ng tulong ng Pilipinas pagdating sa pag-i-issue ng subpoena, pagtatawag ng witness at pangangalap ng ebidensya na karamihan ay nasa law enforcement agency tulad ng Philippine National Police. Kung walang consent po ang bansa natin, ang gobyerno natin, hindi rin sila makakapasok dahil compulsory process po ito. Kung hindi po natin yan papayagan, hindi rin sila makakagalaw ng gusto. Dagdag pa ng DOJ, dapat bigyan ng panahon ng ICC ang pamahalaan para mapatunayang may tunay na investigasyong nangyayari. Bagamat matagal dahil sa hamon halimbawa sa resources, tiyak na magkakaroon ng conviction o hatol sa mga nagkasala. Samantala, nanindigan naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi siya papayag na lilitisin ng isang dayuhang hukuman. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Harry Roque, walang pakialam si Duterte sa desisyon ng International Criminal Court o ICC na ituloy ang investigasyon sa war on drugs ng Pilipinas sa ilalim ng kanyang administrasyon. Walang pakialam si Presidente Duterte doon sa naging desisyon. Bakit? Kasi sa mulat-mula, sinasabi na niya, hinding-hindi siya papayag na litisin ng mga dayuhan. Ang Pilipinas ay isang soberenya at independyenteng bansa. Dahil siya ay soberenya, lahat ng krimen na nangyayari sa Pilipinas, tanging mga Pilipino lamang ang maglitis, tanging mga Pilipinong hukuman lang ang maglitis. Dagdag pa ni Roque, hindi na dapat makikialam ang ICC sa Pilipinas dahil mayroon tayong sariling mga hukuman. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.